bakit mahihirapan si Marlon Tapales dito sa mga kalaban niya sa December 7 na si Iwasa. Yan po ang pag-uusapan natin. POWCAST SPORTS. Pow Salud, POWCAST SPORTS, at salamat at nandiyan ka. Nandito tayo sa Tagum actually, at maraming nagtanong sa akin tungkol dito sa laban ni Marlon Tapales at ni Ryosuke Iwasa, parehong world champion caliber. Dati sila mga world champion at napakagandang laban na ito sa December 7. Kasabay na naman ang laban ni Jerry ng Kahas na dapat pag-usapan din natin yan. Pero ito muna yung pag-usapan natin. Ano ba yung nakikita ko dito sa laban na ito, at ano ba yung posibleng mangyari, at bakit sa tingin ko mahihirapan, at ito na ang pinakamahirap na laban ni Marlon Tapales sa 122 division. Yan po, ang paglalabanan po nila ay ang interim world super bantamweight, at ang laban po ay sa New York. Undercard sila ng laban ni Jermel Charlo at si Dennis Hogan ng WBC World Middleweight Championship, Barclay Center in Brooklyn, and promoted by Premier Boxing Championship, at live po ito sa Showtime dito sa Pilipinas, live sa Facebook, malamang sigurado yan, live sa Facebook. Anyway, pag-usapan po natin, i-match natin yung dalawa. Bale, si Marlon Tapales po, ang ating maranding nightmare, is 27 years old na, at ang kalaban naman niya ay 29, so parehong prime pa rin yan. Basta 30s, before 30, maganda ang mga kondisyon nito mga ito. Marlon Tapales may kartada na 33 wins, 16 by knockout, 2 losses. At sunod-sunod po ang panalo nito ni Marlon, actually. At parang yung huling talo niya ay napakatagal na talaga. 2013, samantalang itong mga kalaban niya, isang Hapon, 26 wins, 16 knockouts. Parang pareho yata sila ng knockout. Yan. And then 3 losses. And ito naman si Iwasa. Sa kanyang tatlong huling laban, isa ang talo. Pero kakagaling lang po ito sa panalo. Ito lang masasabi ko, ha. Si Marlon Tapales, isang napakagaling na boksingero. At feeling ko mananalo siya dito. Pero based on his kumbaga record, ito po si Marlon Tapales. Dati ito lumalaban sa bantamweight, 118. So 4 pounds higher ngayon ang weight niya. At yung mga nilabanan niya sa 122, gaya ni na Fernando Vargas Para at Roberto Castañeda, hindi talaga sila ganun kagaling. Yung mga nakalaban na mga galing nito ni Marlon Tapales, don't get me wrong, hindi ko ibig sabihin hindi ganun kagaling. Ibig sabihin ko, yung level of competition is not the same as Iwasa. Itong Iwasa talagang mahihirapan siya dito dahil magaling to. Yung mga kumbaga, kasi sa boxer may mga star yan, nakikita nyo naman. Yung kalaban niya si Castañeda at si Para, 1-star at 2-star. So doon pa lang makikita nyo na yung level of competition ng mga boksingero. Pero yung mga laban niya sa 117 or 118, yan, dyan siya makaka 4-star, 5-star. Na ito pala yung tumalo kay Panya Utok, na ang galing dati ni Panya Utok pinabaksak niya dito si Panya Utok, kaya siya naging world champion doon. Doon siya nakapanalo ng WBO World Bantamweight, di ba? Ito namang si Kiyosuke, si Iwasa, ang ganda rin ng record. At ang napapansin ko dito yung since 2015 or 2016 yung mga laban niya is nasa super bantamweight na, meaning 122. So adjusted na siya sa level ng super bantamweight, at yung mga nakalaban niya sa super bantamweight, mga 4-star na, 3-star. Sanay talaga siya sa level na magagaling sa division niya. Pero hindi ibig sabihin noon hindi sanay si Marlon sa ganung kagaling. Ang ano lang talaga is lamang, kung ang pag-uusapan is yung paper, yung record, lamang itong si Iwasa. Tinignan nga natin yung ads. Sabi dito sa ads, hindi ko nababanggitin kung saan ko nakita, pero sabi, ang kasulat dito, bet 5 pounds on Tapales and get 30 pounds. Parang underdog yata dito si Tapales, in a way. Nakita ko rin dito, tail of the tape. Aba, itong si Iwasa, 5'7". 5'4 lang ang recorded na height dito ni Marlon Tapales. So, mas matangkad. Alam naman natin, pag mas matangkad yung kalaban, lamang sa
sa pwede niyang gawin. Kailangan, hindi na kailangan basta-basta pumasok. Pero depende pa rin sa laro nila. Kayo, anong tingin niyo dito sa laban? Ako, tingin ko, if Marlon Tapales would box this boxer until 12 rounds, he might get the win. It's been yung mga huling laban niya, actually, knockout. Hindi, baligtad pala. Dapat pala, in-knockout niya. Dapat in-knockout niya to si Iwasa. I was looking at the record of Ryosuke. And yung mga laban niya, sunod-sunod din naman. Mga decision, para sa kanila. I think this should end in a knockout. Kayo, ano sa tingin nyo? Marlon Tapales, I think, will win this fight by a knockout. But of course, again, yung level ng competition mas mataas. So, it could go either way. Pero I wish Marlon Tapales good luck. At alam ko mahihirapan ka dito, pero alam kong kaya mo. Kayo, gusto ko lang marinig kung anong tingin nyo dito sa laban na ito. Kung tingin nyo ba, llamado ang ating bata na si Marlon Tapales o si Iwasa. Comment lang down below. And sabihin nyo nga sa akin kung ano pa mga fight ang gusto nyo pag-usapan natin moving forward. Salamat po. POWCAST SPORTS. If you're new here, don't forget to subscribe and hit the notification bell.